Magandang gabi na po. Good evening po sa bawat isa, sa mga nag-expect na ang inyo pong speaker ngayon, katulad ng umaga, ay si Reverend Foreigner ho yun, Reverend Tim Hill. Makakala nyo ho, hindi po, ano ho? Hindi po ako si... hindi po ako si Tim Hill, no? Sorry lang. Ako po si Brother Ray Mame. No? Welcome po sa bawat isa. Welcome po. Pwede bang minsan pa palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. One of the things that we value as Filipinos, and of course as individuals, ay ito pong tinatawag na relationship. Yung relationship natin sa buong pamilya, the relationship between the parents and their children, no? And among children, we value that. At aside from that kind of relationship, another relationship that we value most is the friendship between the two, no? The two persons, the two individuals, yung pong tinatawag na BFF baga, no? Ito po ay binavalue natin yan. And another relationship is, meron na ho ba kayong ganon? Huh? GF, BF, yung magsyuta, baga. Na, no? Yan yung relasyon na ating binavalue. When I say magsyuta, I am referring to a boy and a girl relationship. Yun bang fiancé, no? And I, with all due respect, do not refer to brother, or should I say, boyfriend to boyfriend relationship and girlfriend to girlfriend relationship. Ibang topic po iyon, no? And aside from that, we have this ministry relationship. Nandiyan na ho ba kayo? Meron na ho ba kayong ganyang klase ng relation? No, kung wala pa, ay sumali po kayo sa ating C2S, no? Diyan po, you will develop relationship among brethren. Now, the most valuable, the most important relationship among them is our relationship to God. Do you agree with me? Yung aking relasyon sa Diyos, yung relasyon mo sa Panginoong Diyos. It has to be intact. No? You have to value that because God Himself values that kind of relationship. Now, paano kaya kapag in one way or another, that relationship is broken. No? Kapag yung relasyon na yan ay nasira. Yung relasyon mo sa Diyos ay nasira. Kung ang relasyon ko sa Panginoong Diyos ay nawasak. Ano kaya ang dapat mong gawin? Ano kaya ang ginagawa ng Panginoong Diyos? No? Siya ba ay nananahimik na lamang? Ikaw ay tinatalikuran din? Pinabayaan ka na lang kaya? Ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, yan po ang ating pag-uusapan. At naniniwala po ako na mainihanda ang Diyos na mensahe para sa bawat isa sa atin. In the book of Luke, chapter 15, beginning verse 11, sabi po rito, Jesus continued, there was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. And verse 14, after he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. And in verse 17, when he came to his senses, he said, How many of my father's hired men have food to spare? And here I am, starving to death. Let us bow our head and let us pray. Dear God in heavenly Father, we thank you and we praise you. Because you have allowed us to come to your sanctuary in your house of worship. Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Continue to talk to your people, talk to your children, as if you are
talking personally to each and every one of us. Ito po'y panalangin namin ng may pananampalataya sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The story that we have just heard or read ay ito po ay isang talinghagang kwento ng ating Panginoong Hesus Kristo. Because he wanted to emphasize a lesson to his disciples and to his listeners, that's why he made a parable. He made a story which is a parable. Of course, in every parable, in every story, there is an element of truth. At I know most of us, kung hindi man lahat, ay narinig na po ang kwentong ito at alam din natin ang kwentong ito ay patungkol po sa pagmamahal ng Panginoong Diyos sa kanyang anak. Unconditional love of the father to his children. The earthly father that is mentioned in the story represents God himself, God the Father. And the two sons represent us. Tayo po yun. No, na minsan, sa ating buhay, tayo po ay napawalay sa ating Panginoong Diyos. Pero sa kabila nito, tayo po ay hinabol ng ating Panginoon. No? Now, let me just first introduce to you on my personal account ang akin pong anak. No? Yan po ang aking panganay, lalaki. Wala na po akong ibang lalaking anak. No? Ang sumunod ay dalawang babae. At siya po ay gitarista ng atin pong church. No? And I am proud of him. Oh, I don't know kung nandito ho siya. No? At alam mo ninyo, bilang tatay, I value our relationship. Minsan po, nung nasa fasting po kami, I think it was on the fifth day, and we went home. Hindi pa po kami tapos mag-fasting kasi nasa sixth day ang break ng fast. Alam niyo po, nag-uusap kami, no? Yung aming gutom, yung aming pagpapagal. And then, I told him, alam mo anak, mapalad ka kasi ang ating pinag-uusapan, ang ating pinagpapagalan ay para sa Panginoong Diyos. Maraming mag-aama o mag-iina, I tell you. No? Iba ang kanilang pinag-uusapan. Iba ang ini-impart ng tatay sa kanyang anak. No? And I can still remember the testimony of a pastor wherein siya po ay tinuturuan ng kanyang tatay at the age of 16 na mambabae at pumunta sa beer house. We as members of the Church of God, we value relationship. Kaya, no, isisingit ko lang po, yung ating, this coming week, ay meron po tayong bigger and better. This is a national event of the Church of God. Here, ay tuturuan po tayo, papahalagahan, tuturuan po tayo kung paanong pahalagahan ang ating pamilya. Amen po ba tayo? Baka wala pa kayong ticket, ano? Sana hindi pa ubos, pwede po kayong kumuha niyan right after the service, dyan po sa view deck. Now, ito po ang relasyon naming magtatay. Of course, meron pong paluan yan, meron pong pagalitan yan, ano? But I have to make sure na okay po ang amin pong relasyon. Pero iba po yung kwento na ating nabasa. Iba po ang tinakbo ng nakababatang anak nung tatay na ito. Basahin po natin sa verse 12. Sabi po rito, the younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. Tatay, pwede bang ibigay muna sa akin ang aking mga inheritance, yung aking mana? Alam niyo po, ang isa sa mga kultura ng anumang bansa, ano ho, para hingin mo ang mana, ito po ay katulad ng hindi ko na mahintay ang iyong kamatayan. Sapagkat ang pamana ay binibigay when the fathers or the mother is already dead. No? In other words, this younger son, direct, or should I say, implying that he is already cutting off the relationship to his father. Pinuputol niya ang relasyon niya sa kanyang tatay. I want to be independent. I don't want you to govern me anymore. Give me my inheritance. Yan po ang kanyang pinahihiwatig ng mga salitang ito. In one way or another, tayo na mga anak ng Panginoon
ay pinuputol natin ang ating relasyon sa Diyos sa maraming pagkakataon, sa maraming sitwasyon. Noho? Pinuputol natin ang ating relasyon sapagkat somehow nainis tayo sa isang kapatiran, sa iglesia, at tayo po'y lumayo at umalis. Somehow, hindi pinagbigyan ng Panginoong Diyos ang iyong panalangin. That's why you cut off the relationship to your God. Hindi ka na nagde-devotion, hindi ka na sumasamba. Noho? That is what being represented here in this story. Now, verse 13, ang sabi po rito, not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country. Nung makuha niya po ang ari-arian, or should I say, parte ng kanyang mana, siya po ay nagpakalayo-layo, going to a far country, to a distant country. We may not be going far from our own residence, from our own home. Pero sa isip at sa ating puso, tayo po ay nagpakalayo-layo na sa ating Panginoong Diyos. Are you there? No? Iniwan na natin ng matagal ang Panginoong Diyos sapagkat hindi natin nagugustuhan ang kanyang mga utos, hindi natin nagugustuhan ang kanyang mga patakaran, sapagkat gusto niya na mamuhay tayo ng matwid, mamuhay ng may kabanalan, but we don't want it and we cut it off silently. At yan po ang ginawa ng nakababatang anak na ito ng earthly father. And then verse 14, sabi po rito, after he had spent everything, there was a severe famine. Kahit na po gaano kalaki ang ma-acquire mong wealth, ito po'y katotohanan kahit po sa ating panahon. No? Kahit na napakarami mong salapi, pero kung ito po ay wawasakin mo lamang, uubusin mo lamang, no? Ito ay sa malaot madali, maaabot ka ng pagkaubos ng pananalapi. No? At ito po ang nangyari sa lalaking ito. Alam mo ninyo, iniisip ko lang, bakit kaya pinabayaan ng tatay? Pinabayaan nga kaya ng tatay yung kanyang anak? No? Pinabayaan nga kaya ng earthly father, according to the parable, pinabayaan niya nga kaya, no, yung kanyang bunsong anak para magpakalayo-layo sa kanya? Well, as I meditate on this particular verse, yung kayang Diyos Ama na nasa langit, kapag ang kanyang anak pinutol ang relasyon sa kanya, ito kaya ay kanyang pinabayaan, pinagkalayo-layo? Now, I remember the word famine. No? Itong famine na ito, I would think that it has the control of the living God. Amen po ba tayo ron? Nang tayo po ay lumayo sa Diyos, no, tandaan po natin, nung pag lumayo tayo, pagkalayo-layo sa Diyos, ang atin pong direksyon ay hindi po pataas, kundi pababa. Wala pang lumayo sa Panginoon na pagkatapos na siya ay umalis sa kanyang relasyon sa Diyos, ay naging tanyag at pagkayaman-yaman at pagka pinagpala ang kanyang kalooban. No? Spiritually speaking, siya po ay lumalayo ng palalim at palalim. Now, nasaan ang Panginoong Diyos? Nasaan ang Diyos sa gitna ng paglayo ng kanyang anak? Well, I would say that God is calling us to come back. Naniniwala ho ba kayo doon? Na kapag ang kanyang anak ay lumalayo sa kanya, malayong malayo at palalim ng palalim, ang Diyos Amang nasa langit ay hindi tumitigil sa kanyang pagtawag at pagkalabit sa kanyang minamahal na anak na ito. Paano ho yun? Well, God is talking to us through nature sa pamamagitan po ng mga kalikasan. The verse that we have just read, matapos na ang lalaking ito ay ubusin ang kanyang kayamanan, nagkaroon po ng famine in that country. Nagkataon kaya lang iyon? Ito kaya ay, aksidente? No? Ito kaya ay wala lang dahil naging laspag ang pamahalaan, inabot sila ng famine. Tandaan ninyo mga magulang at mga kapatid, ang famine ay isa sa mga mensahero ng Panginoong Diyos para iparating sa isang bansa
para iparating sa isang tao na ang Diyos ay kinakalabit ang bansang iyan. If you can see the story of Israel in the Old Testament, every time the Israelites went down to their you know, deepest sin, God is sending famine. Nagkakaroon po ng drought, nagkakaroon po ng tagtuyot. Meron bang tagtuyot sa iyong spiritualidad, kapatid, mga magulang? No? God is talking to us through nature. No? And alam niyo po ang ating bansang Pilipinas, paano ba kinakalabit ng Panginoong Diyos ang ating bansa? 2 years ago, 2013 of October, naaalala niyo ho ba yun? Nakaroon po tayo ng napakalakas na lindol sa bandang bahagi po ng Bohol. No? Calamity, nature. Ito kaya ay simbolo na ang Diyos ay the Philippines is being called back by God. Alam niyo po, yan ay nangyari nung bandang October, the following month of that, the same year, the strongest typhoon na ako po'y nabubuhay, no? Ang pagkakaalam ko po, ayon po sa statistics at sa mga balita, tumama po sa bansang Pilipinas. Ito kaya ay pagtawag ng Panginoong Diyos sa bansang Pilipinas na mga Pilipino na aking mga anak, pwede bang bumalik ka na sa akin? And we are all Filipinos. In Romans chapter 1, verse 20, sabi po rito, for ever since the world was created, people have seen the earth and sky. Through everything God made, they can clearly see His invisible qualities, His eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God. Maging ang mga taong hindi naniniwalang may Diyos, pag nakita nila ang araw, saan ang gagaling ang liwanag ng araw? God must be saying to these people, atheists, that there is God. Even those who do not believe God cannot deny that the existence of God. Bakit may science? Bakit merong maliliit na mga molecules, saan nang galing ito? Bakit ang laki-laki ng universe? And the universe, according to the scientists, is expanding every day. And it most probably, the universe that we have is just one universe of infinite universes na masasabi po natin. That is according to science. Hindi pwedeng ikaila ang existence ng Diyos. Ang Diyos ay patuloy na tinatawag ang buong lahi ng tao. Tinatawag ang kanyang mga anak na pumutol ng relasyon. Sapagkat sa kabila ng ikaw ay lumalayo, ang Panginoong Diyos ay nananatiling kinakalabit ang kanyang minamahal na anak. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng malakas ang Diyos? For He deserves. Hallelujah. Paano naman nananawagan ng Panginoon sa mga individual Christians na pinutol ang relasyon? I would say, maybe lang naman. Ano? Kapag ikaw pala ay nagkakasakit, no? may sickness and disease, no? It is not a judgment. It is not to push you away. Somehow it is to pull you back. God must be saying something. Not for you, but for the people that surround you. Na kahit po tingnan po ninyo ang Biblian, the New Testament, marami pong mga tao na may sakit at karamdaman. Lahat ng naitala sa Biblia na may sakit at karamdaman, hindi po naitalang lumayo sila sa Diyos. Lahat sila ay lumalapit sa Panginoong Heso Kristo na may kapangyarihang magpagaling, may kapangyarihang magbago ng buhay, may kapangyarihang maghimala sa bawat tao na makakasalamuha ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Sickness, failures, these are calamities, these are nature. That maybe God is telling you somehow. No? Maybe your relationship
with God, kung hindi man ito naputol, somehow ito po ay na-defocus. Yun pong lalaki, no, yung tatay, bagamat naiwan po sa kanyang tahanan, though he represents God, the real God is talking to the son who has gone far away. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay hindi kayang talikuran o iwanan ang sinumang anak na mayroon siya, sapagkat bumabanga ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus para ipadama at iparating sa buong lahi ng tao na ang Diyos na ito ay handang magsakripisyo para sa iyo at para sa akin. Purihin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Yan po ang pamamaraan ng Panginoon para huwag kang tuluyang lumayo. No, Luke chapter 15, verse 15. This younger son, he went and hired himself out to a citizen of that country. Naubos ang kanyang salapi. Siguro siya po ay nagpa-party araw at gabi, nakipagkaibigan sa mga babaero, sa mga sugarol, most probably sa mga drug addict kung sa ating panahon. Naubos ang kanyang pananalapi, dinalaw ng famine ang kanyang bayan. No? At itong famine na ito, ang nag-utos sa kanya, ang nagtulak sa kanya para lumapit sa isang mamamayan sa lugar na yon. A citizen of that country. Ano ang sabi ng citizen of that country that he has approached? He was sent to his fields to feed pigs. I can only imagine that person, that citizen, can determine if this guy, this younger son, comes from a wealthy family. Sa kanyang makinis na kutis, sa kanyang anyo. Pero ang kanyang binitiwang salita, pumunta ka doon sa maging tagapag-alaga ka ng mga baboy, magpakain ka ng mga baboy. God must be saying something to the younger son through this person, through this citizen of that country. Paano po tinatawag ng Panginoong Diyos ang kanyang mga anak? Paano niya po kinakalabit sa pamamagitan ng nature, sa pamamagitan po ng mga taong nakapaligid sa atin? Sino-sino ba yung mga taong nakapaligid sa iyo? Ito, sila ba ay mga kagalit mo? Nilayuan ka na ba nila? Naiinis ka ba sa mga taong lagi ka na lamang sinisita sa iyong mga mali? Sa iyong nanay na laging nagagalit sa iyo kapag gumagawa ka ng hindi tama? God must be saying something to you through that person. Baka yung kinaiinisan mo na sumisita sa iyo is a messenger of God. Meron ka bang kinaiinisan, by the way? No? Tanungin mo nga ang iyong katabi, may kinaiinisan ka ba? Alam mo, ako din. No? Sa ayaw at sa gusto natin, mga magulang at kapatid, merong magagalit sa iyo, merong maiinis sa iyo for whatever reason. Alam niyo, ako gwapo nang ito, pero may naiinis pa rin sa akin. No? Pero wala po akong magagawa at ganito po ako nilikha ng Diyos. Baka sa pamamagitan ng aking buhay, may mensahe ang Diyos sa iyo. You have to receive it. Kinaiinisan din kita. Meron man akong taong kinaiinisan. Sana wala po. No? Sana wala rin naiinis sa akin. Pero baka ang iyong mga ikinikilos at ginagawi, baka may sinasabi ang Diyos sa akin. What is my biblical basis of saying these words? Let me share with you the book of 2 Samuel, chapter 16. Ito po yung panahon na si Haring David ay nagrebelde po ang kanyang minamahal na anak na si Absalom. Imbes na kalabanin ang kanyang anak na si Absalom siya po ay tumakas na papalayo. Tingnan po ninyo yung pagmamahal ng tatay sa kanyang anak. Ano? Handang magsakripisyo. At sa kanya pong paglayo ni Haring David, 10 ng kanyang mga general. Sabi po rito sa verse 9, as King David came to Bahurim, a man came out of the village cursing his team, the team of David. It was Shimei, son of Gera, from the same clan as Saul's
family. Sinusumpa, kinakantsawan, minumura ang Haring David kasama ang kanyang mga general. Verse 6, he threw stones at the king and the king's officers and all the mighty warriors who surrounded him. Kung ikaw kaya si Haring David, kasama mo ang inyong mga general, armado, hindi ba't ikaw ay magagalit? Alam mo kung ako yung Haring David, it is but normal for me to kill that Shimei. Yung lalaking yun, dapat lamang patayin. Bakit niya nilalapastangan ang hari? Kasama ko pa naman ang aking mga general. Gagawin niyo ba yan? I think, parang tama ang aking gagawin. Pero ano po ang sabi ni Haring David sa verse 9? Or sabi po ng isang general, no? Isa sa kanyang mga general sa verse 9. Why should this dead dog, this Shimei, this person, cursing my lord the king, Abishai, son of Zeruiah, demanded, let me go over and cut off his head? Tinan mo, pareho ko kami nang iniisip ng general na ito, na dapat lang talagang pugutan ng ulo itong si Shimei sa paglapastangan at pagmumura niya sa aking hari. Meron ka bang kinaiinisan? Meron bang laging nangangantsaw sa iyong kinalalagyan ngayon, kapatid, mga magulang? Maybe God is saying something to you. Bakit po? Sabi po sa verse 11, then David said to Abishai and to all his servants, my own son is trying to kill me. Doesn't this relative of Saul have even more reason to do so? Leave him alone and let him curse, for the Lord has told him to do it. Now I understand why David is very close to the heart of God. Nasa kabila ng kanyang pinakamababang bahagi ng kanyang buhay, maraming lumalapastangan at umaaglahi sa kanya, pero yung kanyang sitwasyon ay kinikilala pa rin niyang may mensahe ang Panginoong Diyos. Maybe you are a minister for a long time of this church or any church, pero bigla kang nagtampo sa iyong leader, sa iyong pastor, for whatever reason, and you have gone that far. Baka lang nagmensahe ang Panginoong Diyos sa iyo, nagtampo ka na. God has been calling you to come back to the ministry. Come back to God. Because He loves you so much. He is willing to die for you. Amen? No, pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Sinong tao kaya ang nangungusap sa iyo na ginagamit ng Panginoong Diyos? In verse 16, sabi po rito, ito pong younger son, ang trabaho niya ay magpakain sa mga baboy. Ang mga Israelites, maski kailan, kanila pong tinuturing na marumi ang baboy na ito. And yet, siya po ngayon ay tagapag-alaga ng baboy at nagpapakain sa baboy. At ang kanyang sitwasyon ay, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Yung kanyang kinamumuhi ang baboy, ang pagkain na ito, he is already in the interest of eating those pods. Gusto niya na rin agawan ng pagkain ang baboy. Nakatikim ka na ba ng kaning baboy? Hindi naman tayo umaayaw sa baboy, no? Kumakain ka ng baboy. Pero para kainin mo pa ang pagkain ng baboy. Kanina, nung nawalan po siya ng salapi, dinapuan ng famine, he's in need. Now, he's no longer in need. He is in the survival mode. And God is using that situation. God must be saying something, anak, hindi mo ba nakikita ang aking kamay? Ako ang may control ng nature. Ako ang may control ng iyong sitwasyon. I know what's going on. Mga kapatid, mga magulang, ang sumunod na pamamaraan ng Panginoon para tawagin ka, tawagin ako sa pagkakaputol ng ating relasyon sa Diyos is our situation. We may not be hearing God's word directly,
But we have to hear God's word through our situation. Yung kanyang kalagayan na wala na siyang malalapitan, pati ang mga baboy ay kanyang gustong agawan ng pagkain, God must be saying something. Totoo bang iniwanan ng Panginoong Diyos ang lalaking ito na nagpagkalayo-layo sa kanyang earthly father that represents God? Sa totoo lang, hindi siya nilayuan at iniwanan ng Panginoon. God has been calling him since the day one ng kanyang paglayo sa kanyang tatay. Kapatid, baka akala mo iniwanan ka ng Panginoon. Tinalikuran ka ng Diyos. Hindi kayang gawin yan sa iyo ng Panginoon. Every situation, every sickness and diseases, every failure, all of this is the way of God telling you to come back. Anak, lapit ka, balik ka sa akin. It is meant to, not to push you away, but to pull you back. Halika rito. Nandito ang katuwaan, nandito ang kalagayan. Pambihira naman para hindi pa makita ng lalaking ito ang kanyang kalagayan, yung kanyang pagkakamali, yung kanyang pagkakasala. Isa ng malaking pagkakamali. Kaya po, sa sumunod na verse, finally, in verse 17, when he came to his senses, the realization, repentance doesn't come easily. There must be realization. There must be listening to God's message. He came to his senses. He said, well, how many of my father's hired men have food to spare? And here I am starving to death. Eto ako, nagpapakagutom. May samantalang yung tatay ko. Ang daming pagkain. Baka nagugutom ka na spiritually. Ang tatay mo sa langit, punong-puno ng pagpapala spiritually na nakahanda para sa kanyang mga anak. Amen ba tayo? Ano po yung sumunod na verse? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. It is not enough that you realize. You have to do something. It is not enough that you hear the message of God. It is not enough that you can see your situation. You have to do something. And he did something. No. Verse 20. So he got up. Bira, nakikipag-agawan siya ng pagkain sa mga baboy. Siya po'y tumayo. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Pakinggan po ninyo mga magulang at mga kapatid. Yung tatay na nanatili sa kanyang tahanan, he represents God the Father. Nakita niya po yung kanyang anak mula sa malayo. Paano niya nakilala? Yung kanyang anak na sa pagkakataong ito ay mabaho, kapiling ang mga baboy. Na sa pagkakataong ito, ito po'y payat, mahaba ang balbas, mabaho. But he can still identify his son, his child. Most probably, this father, and I can assure you, hindi po siya tumitigil ng paghihintay, pagantabay sa pagbabalik ng kanyang anak. Bagamat lumayo ang batang ito, yung Diyos naman ay nananatiling naghihintay, sending calamities, sending his nature, sending the sicknesses and diseases, sending his message through situation. Kaya kitang-kita niya mula sa malayo ang kanyang anak na ito. And you know, the word kissed him, the other words is kissing him very much. Mabaho, marumi, amoy baboy, pero hindi bale. Hindi bale kahit saan ka nang galing, anak. Kahit ano man ang iyong pinagdaan ng kasalanan, pero pag babalik ka sa akin, welcome na welcome ka bilang ama
mong nasa langit. Yan ang gusto kong sabihin sa iyo ng Diyos. Bakit ba gustong ibalik ng Panginoong Diyos yung relasyon na yan? Why? Well, mabilis lang po ito. Three things to stop further damage. Nawalan lang sana siya ng pera, hindi na niya hinintay ang famine. Sana bumalik na siya, hindi na niya naranasan yun. Hindi na siya sana lumalim ng pagkalayo-layo sa kanyang Ama, sa kanyang Amang Diyos na nasa langit. What else? Of course, to restore that relationship. And finally, to bring back whatever is lost. Your reputation, your ministry, your privilege being the child of God. God wants you to come back. Napalayo ka na sa Panginoon? Nasira na ba ang relasyon na yan? Or yung relasyon na yan, somehow ay pumapaling at gusto nang tumigil? God is telling you now, my son, my daughter, come back. Balik ka na. Mahal kita, balik ka na. Saan ka man duman, balik ka na. Let us bow ahead and let us pray. Dear God and Heavenly Father, thank you for your word. Thank you for sending us your messenger. Sending us your message. It is loud and clear. Hindi pwedeng hindi namin narinig ang mensahe mo, Panginoong Diyos. Kaya ngayong gabing ito, it is my decision. Ibalik ang relasyong iyan sa iyo, Panginoong Diyos. Gusto kong magsumiksik sa iyo ngayong gabing ito, Panginoon. Pakiusap, manatili ako sa iyong presensya. Before I leave this place, I want to be with you. If that is your prayer, mga magulang at kapatid, inaanyayahan kita sa harapan. This place is dedicated just for you alone.